mag-iyon ka, inaalagaan mo yung kinasasakupan mo, inaayos mo yung syudad, tinitingnan mo yung peace and order, tinitingnan mo yung edukasyon nila, tinitingnan mo yung mga negosyante na maganda yung investment na dito, tinitingnan mo yung mga kalye na maayosang dinadaanan, tinitingnan mo na yung mga ospital mo maayos. Now, these are the things na hindi ko kaya na mag-isa lang. I need the help of the officials here. Yung pinag-usapan natin kanina, at nung pinanong ako ni Ma'am tungkol dun sa setting up yung showbiz, no, sa line of showbiz media, I cannot do it. Si Precious would have an idea about it, but I will need your help. Ano yung gagawin natin so that we establish our city as the showbiz capital of the Philippines? So, hindi mo kaya mag-isa ka na. You need the help of everyone to do the job of Mayor of Quezon City. Oh, well then, okay, happy ka? Di ba nalala mo dati, di ba may Quezon City Film Festival? Isa sa mga ginagala ng festivals before, 20 years ago. Pero it was the first, it was a respected film festival before, very long ago. That was mga 70s, 80s. Meron na ba? Can you remember yun? Pero hindi kasundan ko, kasi yung talaga para siya kayo ng film festival. Basta ito, pangako sa inyo, si Precious na mag-lead dito. We will have the best film festival in the country. Maganda yun. I can promise you that. Ay, naku, basta yan. Okay, sino pa may sumita, no? Si Tita Aster. Tita Aster, kung tanong si Tita Aster, bigay mo kay Tita Aster. Alam mo naman ang nanay ko. Si Tita Aster, ang boyo, oh. Tita Aster. Bagay niyo pati. Lumaban against na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Ang tanong ko, Comay, hindi ba kayo natatakot na marami sa mga taga-QC ang hindi magiging favorable sa inyo? Ano ka ba yung handle this? Well, muna dito, Aster, alam mo naman, when you're a leader, you have to make decisions. And I can promise you that decision was never based on any interest. Hindi po yan dahil may subol, hindi po yan dahil mayroong offer sa amin ng title. No? In fact, I think a month after that, or 2 months after that, natanggal pa ako sa pwesto. If you look at my budget as a party's congressman, I'm not a favored congressman. Na sinabi ni kunyari ni Pangulo Duterte, oh, bata, maganda yung ginawa mo, ito yung budget mo. It was never like that. So it was based on a decision kung ano yung appreciation ko sa issue. And ako naman, siyempre, nasa politika tayo, we try to balance things out. Pero eventually, you would have to make a decision. For example, tinanong ko kanina sa casino, binagkit ko na, na, you know, they have it in other cities, we can have it in Quezon City. I'm sure the church leaders, the moralists will say, Mike, ako naman sinabi, oh, ba't ka naman papayag dyan? It's there. It's there already all over Metro Manila. And we just have to accept that. Now, in terms of vote, hindi naman po tita eh. Kasi ang stand ko naman, di ba? Okay, I voted against ABS-CBN. Yun naman ang paniniwala ko based on issue. At malinaw naman yung naging explanation ko at kahit kung hindi po dyan. Pero mamiliin taga Quezon City. Gusto niyo po ba mag-continue tayo ng pagka-nagka-search? Number one pa rin tayo sa COVID? Gusto niyo pa rin ba na pinakamaraming namatay sa Quezon City? Gusto niyo ko rin ba na pinakamaraming active cases ang Quezon City in terms of COVID? Pangalawa, how do we now push Quezon City forward? Paano yung development? Payo ko pa kayo na in 3 decades ang graduate ng mga Quezon City sa education is 20% lang ng college graduates? Or do we want to change that? Kailangan ba natin na ayusin na na ang 80% naman ang ating mga estudyante at kabataan magkaroon ng tamang edukasyon na may suporta ng Quezon City, and we have the money for that. 30 billion ang pondo natin. Ang nagtataka pa ba na hindi binibigay yan sa scholarship program ng maraming mahihirap? Of course, they're not top students, but they are willing, they are working hard, and they deserve to have an opportunity. Sa mga negosyante,
Gusto niyo po ba yung nangyari ngayon na matagal yung application niyo, mag-apply ka ng January, labas ng March, na madaming hinihingin pera? So these are the questions that they have to also reflect on. Kailangan ng pag-isipan. Kasi nung tinanong ako, pagdating na ng Quezon City, iba na yung trabaho ko. Ang trabaho ko, ayusin yung ating lungsod. And I'm offering myself to lead Quezon City, and hopefully, with the Bongbong Marcos presidency, magkatulungan kami para lalong maayos ang Quezon City. Why do we need Bongbong Marcos? Of course, we have 30 billion. Pero ang squatters mo sa Quezon City, 300,000. Yung walang katiyakan sa paligiran. We need the president to help us with that. Yung hospital namin, tatlo. We have only 30 billion. We have to develop our hospitals para namang pag nagka-COVID pa ulit, yung COVID response namin magawa namin. We need the president to help us with that. Yung senior citizens na hindi nakatanggap ng 500 peso allowance, we need the president because that is the national budget. So ito po yung sinasabi ko that eventually people will have to decide. Ito po yung direction ng Quezon City, anong gusto nyo na leadership para ayusin ang ating Thank you.